ang hula't panahon ng ekspertong totoo, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, tumaas po ang posibilidad na magkaroon na tayo ng unang bagyo ngayong taon. Namataan ang pag-asa kaninang alas 8 ng umaga, isang low pressure area, sa layo pang 1,350 kilometers east ng Mindanao at nasa labas pa po yan ng Philippine Area of Responsibility. Nasa may Pacific Ocean pa yan, mga kapuso. At base sa wind map ng Metra Weather, ayan, posibleng papasok bukas ang PAR na sabing LPA yan. Yan po ay kung hindi magbabago yung direksyon niyan. At habang nasa loob ng PAR, posibleng maging isang bagyong ito. At kung sakali, mga kapuso, kapag naging bagyo ito, ay tatawagin itong bagyong O-ring, ang una nating bagyo ngayong 2021. Pero kasabay niyan, yung paglakas din ng hanging amihan o yung surge ng northeast monsoon na posibleng makaapekto sa lakas at galaw itong binabantayan nating low pressure area, mga kapuso. Sa ngayon, patuloy na umiira sa Luzon ang hanging amihan at yung tail end ng cold front na dyan naman sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na sa may Samar, Leyte at dyan sa may Caraga region. Base sa latest rainfall forecast ng Metra Weather, unahin natin ang Luzon. May mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela provinces, maging dyan sa may Aurora, Quezon, dyan sa may Mindoro Oriental at ilang bahagi ng Zambales, Bataan pagdating sa hapon. Sa Visayas, mas maraming ulan ang inaasahan, mga kapuso, kumpara dyan sa Luzon, dito sa may Samar, Leyte provinces, dito sa may Negros provinces na kung saan medyo mas malalakas na ulan ang inaasahan, maging sa Cebu at dito sa may Bohol. Sa Mindanao, puro thunderstorm makikita natin ngayong hapon, Soxarjan region, dito sa may BARMM, Zamboanga Peninsula, dito sa may Davao region. Yung mga kulay pula na yan, yan yung mga intense thunderstorm, mga kapuso, na pwedeng magdulot ng pagbaha at landslide. At dito sa Metro Manila, wala pong ulan, makuldum-makulimlim ngayong hapon. Pero sa ilang bahagi ng Metro Manila, may mga pag-ulan, mahihinang ulan lamang, Caloocan, Valenzuela, Quezon City at Marikina. Kaya yung mga lalabas sa bahay ngayong hapon, dito sa mga binanggit nating lugar, magdala po kayo ng payong. Unang maapektuhan naman ng potential na bagyo, yung binabanggit nating LPA, ang ilang bahagi ng Mindanao. Ito ay araw ng Miyerkules. Pagdating ng gabi, makikita nyo, may mga pag-ulan na at ito ay dahil sa trough nung papadating na LPA. Pagdating ng Huwebes, mga kapuso, ramdam na sa mga ulan yung epekto nitong papalapit na posibleng bagyo na ito. Malalakas na ulan dito sa may Davao, dito sa may Caraga region at ilang bahagi ng malaking bahagi ng Mindanao. Pero sa Metro Manila, wala pa po yan. Pagdating ng Biyernes, halos buong Mindanao na ramdam na kahit medyo malayo pa yung sentro nung bagyo dito. Pero maraming bahagi ng Mindanao makakaranas po ng mga matitinding pag-ulan. Kaya dapat I am ready sa baha at landslide sani nung papalapit na low pressure area o posibleng bagyo. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.